Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Ito po ang yung tendera, Sable Trace. So for today's video guys, ang share ko naman po sa inyo kung paano ako gumawa ng aking daily and monthly sales report. Ito po ginagawa ko since na nag-open kami last year, August 8, 2020 po kami nag-open. Share ko lang din guys, yung puhunan po dito sa aming tindahan ay 20,000 lang at pinaikot-ikot ko na lang po yun. So, hanggang sa dumami na po. So, ito na nga tayo guys. So, ginagawa ko po ito, ang rason ko po para ma-monitor ko yung aming benta, kung kumikita ba kami, kung nalulugi, kung lumalaki o lumiliit, at kung nakabalik na ba yung aming puhunan dito sa aming tindahan. So, bago ko naman siya guys nagawa, inisip po kung paano yung diskarte ang gagawin ko para ma-monitor ko since wala po akong idea. Although guys, ito po talaga yung gusto kong negosyo. Since bata pa ako, talagang gusto ko na po ito na magkaroon ng sariling sari-sari store, which is nangyari naman sa ngayon. So, ito nga guys, bago ko na i-record dito yung aking benta sa buong araw, nung nag-open po kami dito sa aming tindahan, syempre hindi pa natin kabisado lahat ng ating paninda, yung mga presyo. So, para naman kahit pa paano mapamilyar ako dito, lahat po ng benta na pumapasok sa amin, halimbawa sigarilyo, candy, chichiria, kung ano man yan, inililista ko po siya sa araw-araw kung nakailang candy, kung ilang sigarilyo, at pagkatapos po ng buong maghapon, iko-compute ko na po yun kung nakamagkano kami. Tapos po, maglilis ako ng 10% dun sa benta namin. Kasi yun ang magiging pinaka total kita natin sa ating tindahan. 10% lang po yung binabawas ko kasi ayoko pong ubusin lahat ang tubo para may iikot pa rin. Pero guys, hindi ko rin po pala inilalabas yung 10% dito sa tindahan. Kumbaga dito lang po siya naka-indicate na may less na 10% para lang malaman ko kung magkano yung kinikita ng tindahan sa isang araw. Siguro guys, ginawa ko yung pag kukumpute ko ng 10% na hindi ko siya kinukuha dito sa tindahan is mga 3 months po siguro. Hinayaan ko lang siya umikot-ikot dito sa tindahan. Dinagdag namin dito kung ano yung mga kulang kasi nga marami pa rin namang kulang. Sa 20,000 na yan, hindi pa kompleto ang isang tindahan. Kahit sabihin mo mga basic needs pa lang ang magbibili mo. So, may mga customer na nagre-request na bumili ng ganyan, bumili ng ganito. Ginagawa ko po guys, inililista ko lahat ng request ng aking customer at pagka namalingki po yung aking partner o kaya ako yung order sa online, yun po yung binibili ko. So, babalik si customer, makikita niya, andito na po yung nire-request niya. So, yun nga po ang ginagawa ko. Siguro guys, 3 months kong ginawa po na hindi po ako naglalabas ng pera dito sa tindahan. So, kailangan, dumating po sa point na kailangan ko ring maglabas kasi wala naman po akong ibang source of income. Kahit sabihin po kasing may trabaho yung partner ko, syempre may iba pang gastusin na kailangang magkaroon pa ng budget. So, ang ginawa ko po guys, sa 10% na yun, naglalabas na po ako dito na napupunta sa sarili kong bulsa. Yun na po ang kailangan ko na pong gawin yun kasi nga meron tayong mga pangailangan na syempre pera din ang makakatugon doon. So in short, naglalabas na po ako ng pera dito sa tindahan pero 10% lang yun guys. Consistent po yun hanggang sa ngayon. 10% lang po. At umiikot pa po yung pera namin na benta dito. Siyempre, hindi naman masasabing 10% lang lahat ang benta natin sa isang, ang tubo natin sa isang araw. Depende yan kung magkano yung benta, kung makabenta ka ng alak, mas malaki naman kahit pa paano yung tubo doon. So, ito nga guys yung aking ginagawang tawag dito. Daily and monthly sales monitoring report. So, excuse, nag-start lang po ako pala dito guys, October na, kasi yung August, September, nabasa nung umulan. Pero po yung monthly ko, nandito naman. Bali, ang nawala lang po dito is yung dalawang buwan na record. Andito pa rin yung aking October na po ito, October last year. Ayan po siya. Ang ginagawa ko guys, pinaka, ito yung date,
Ayan po yung date, tapos ito yung pinaka sales ko, at yung 10% po na pull, tawag dito, 10% na tubo or yung profit nandito siya sa gilid. At pagkatapos po ng 1 to 15, andito yung pinaka total ko sa isang quincenas, start ulit ng 16 to 31, at andito naman po yung aking total sa isang quincenas ulit. So in short, ito pong isang page na to, isang buwan. Tapos guys, pag natapos na yung isang buwan, meron naman po akong paglalagyan ng benta niyan, ng pinaka-total. Ito naman po siya. Ito po yung date kung kailan nag-start. Tapos yung puhunan, nandito rin po, 20,000. So ito po yung August. Maliit lang yan guys. Maliit lang pala ang aming benta dito guys ha. Kasi nasa isang maliit lang po kaming subdivision at dito po sa isang sa street namin, di pa naman po talaga halos kompleto yung nakatira. At meron din pong ibang tindahan dito, hindi lang po yung sa amin. Actually guys, sabi ko sa sarili ko na mag-open kami ng tindahan, siguro makabenta ako ng 500 sa isang araw, masaya na ako. Pero sobrang thankful po ako kasi yung ine-expect ko mas dumuble o triple pa doon. Depende po sa flow ng customer kasi may time talagang medyo matumal, pero at least meron pa rin tayong income na dapat natin ipagpasalamat. So ito, balik tayo. Ito nga guys, yung aking benta, August, September. Ito po yung tawag dito, month and date. Tapos ito po yung aking sales, yung pinaka-sales ko. At ito naman po yung profit. So ito na nga guys, tuloy tayo dito sa ating monthly sales monitoring report. So ganyan lang naman po yung ginagawa ko. Ito po yung puhunan at ito din yung date kung kailan kami nag-start. Ito po yung buwan, yung date ayan, August to December 2021 na po, January to May kasi ongoing pa naman yung June. Ayan guys, yung aming benta pala. Ito yung benta namin lahat dyan sa bawat buwan. At dito rin po yung pinakatubo ng aming tindahan or yung profit. Yung sarili na nating kita to. Ayan siya guys. Ganyan lang po yung ginagawa ko. Sa 3 months nga pala guys, na pag mula nung nag-open kami ng aming tindahan, nabawi na po namin yung aming puhunan. Sa loob lang po ng 3 months. Siyempre, hindi naman ganun kalaki benta, kaya umabot po ng 3 months. At nung dumating naman po yung pang-apat na buwan, kailangan ko na rin po maglabas ng pera para magkaroon din ako ng sariling pera. Siyempre, wala po akong source of income. Dito ko lang din po siya kukunin. Pero para po ma-maintain yung puhunan na hindi magagalaw, 10% lang po talaga yung kinukuha ko. Consistent po yun guys, hanggang sa ngayon po naglalabas ako ng pera mula sa benta, 10% po yun. Syempre meron po tayong mga pangailangan na kailangan ng pera. Kumbaga pera lang yung makakatugon sa mga bagay na pangailangan natin. Marami tayong bills, marami tayong gastusin sa bahay. So kailangan nating mag-budget. Pero para maalagaan natin yung tindahan natin, dapat magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili para sa ating negosyo na hindi malulugi. So yun guys, balik na naman ako ulit. Ganun lang naman po ako kasimple gumawa ng tawag dito, daily and sales monitoring report. Nasa isang maliit lang siya na notebook. Pag napuno na siguro to, bibili na lang ako ng bago. So ganun lang naman yun guys, nasa magandang management lang naman natin yan kung paano po lalago ang ating negosyo. Kahit pasabihin mong malaki yung ilalaan mong pera dyan, kung hindi mo naman siya mamamanage ng maayos, parang wala din mangyayari. Kasi guys, alam nyo, i-share ko lang din pala, meron po kasi akong isang kakilala na nakapagkwento sa akin dati, malaki yung tindahan nila. So, alam naman niya sa sarili niya na hindi niya na-manage ng maayos. Kaya, ang nangyari, yung sari-sari store niya po is naging sira-sira store. Sana wag naman mangyayari sa atin pa yun. So, kailangan lang natin ng disiplina at magandang management. Sabayan siyempre natin ang dasal. Sa kahit anong bagay, lagi po nating isasama yung dasal. Walang imposible, di po ba? So guys, hanggang dito na lang muna muli ang aking video. Sana po nagustuhan nyo to. Sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe po at pa-like na din.
At papindot na din po ang bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. Thank you po sa lahat at maraming maraming salamat po ulit nga pala sa mga bagong nag-subscribe sa aking channel. Lagi po tayong mag-iingat. God bless us all. Bye-bye!